Hello po, good morning po. Nandito po tayo sa Rindo uli ngayon at tayo po ay marami pang trabaho na nabibinbin dito at sa dami nga po ng ating tanim ngayon. Ay nga po si Emer po ang ating kasama ngayon sa pagtatrabaho dito. Ay hindi na po natin ika nga ay masanaan ang mga gawain dito at sa katulad nga po ng ube, gamasin na uli. Pero yun nga po mga ibang bagay na dapat natin gawin ay atin pong isinisingit lamang. Yan katulad po ngayon. Kaya po kami nandito, ang atin pong focus ngayon ay tayo po ay magtatanim ng kalabasa. Ito pong Supreme F1 na ang sukata ng dekalidad na kalabasa. Atin pong itatanim at baka nga po tayo makapagpabunga uli. Bukod nga po doon ay may si Kabihera nga po binigyan uli ng patani. Kung nakakakilala po doon sa ating gulayang patani, ito po yung napakasarap gulayin. At ito po magkakombine, kalabasa, patani, at saka po yung mga papapapaya diyan. Kaya magaling na po yung, sa aking palagay, ay magaling po yung maraming tinanim. At pagka nga po sinamunga eh, imbis na tayo bibili pa ikuhan, dito na po manggagaling sa ating arindo. So si Emer po naman ngayon, ang kanya pong gagawin. Emer, mayroon pang hindi balag doon na. Hanggang saan doon? Hanggang sa may dudungap doon na. Yan, ito itong may gabing ito, mayroon pa rin yan ha. Nalagyan na rin pa kapag ganyan dito. Oo, tsaka doon sa may kabilang iyon. May ilang puno pa doon. Ari ganyan na kompleto mo, Garay. Ay, kita nyo naman mga ubay, mga kabihero ha. Talaga nakakatuwa. Ang gusto? Wala pa isang buhay. Ang isang linggo sa ubay talagang napakalaki ng bagay. Akyat na agad sa kahoy. Tignan nyo. Nakakatuwa. Bukod nga po yung may mga balag doon. Nakita mo yung may mga balag na yun. Lalago na. Bukod nga po sa balag ay pati nga po yung mga puno ng mga halaman dito ay puno ng ube. Ang atin pong itinanim na ube dito ay humigit kumulang sa 700 seeds. Bukod nga po yung dinat na natin na hindi namin po na-harvest noong nakaraan dahil sa hindi po natin makita. So nung umulan nga po ay nakita po natin at tumubo po yung mga bay niya. Kaya hindi na po natin hinukay at sa maaring sa taon na uli natin na-harvestin. Ano kung ulan laman? Gano'n ang bilo. Gano'n kagambil ko din Ito ang hindi nakakain ng guya. Gano'ng ito'y luto sa gamot. Ito ang nalakay. Saka madilaw. Madilaw lang ito. Oh, dami din. Ba? Dami yan. Ano po mo inang? Bilangin ko. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, lima, labing anim, labing tatlo, labing walo, labing siyam, dalawampu, 22, 24, 26, 38, 30, 32, 34, 36, 38. Ang ikangay ko, sabihin natin yung mga 20% mortality nito ay mga 20%. Sabihin ng gayo, sabihin ng 80% ay mabubuhay. Lagi naman ganun po eh. Pero minsan naman po, pagka nakakachamba, 100% buhay. 38 po na? Sa isang hukay o sa isang butas ay dalawang piraso. Kaya ito ay magkakaroon tayo ng 38 divide 2 ay di kano yun? 19 puno.
Dan. Maaga ang kulog. Maaga po ang kulog, ay. Dito muna tayo sa labak, long. O dito muna. Dito muna. Mabar mo na to. Napakatabi. Pumapong. Pinatakas lang dito ang pumapong. Walang nagugulay ng pumapong dito. Ang ganda ng lupa. Lambo. Buhay laki. Buhay laki. Napalalim. Sumayon sa buong lalim. Ilan? Dalawa sa isang ano. Tandaan mo ganong pang tanim natin dito, ilang puno na. Ang dami. Ang dami natin maharbes. May inuulan ang ibang lugar. Mga ganang kulog. Makapuno pala yun. Tarap sa makapuno. Ayun, may ano, may nata. Ang kulog ah. Talagang nag-ulan na. Eh.
12 puno. Pailan na tayo? 15? Hindi, 16 na yan. Dalawa na lang. Ha? Na dalawa na rin. Haapot na. 18? Oo nga pala. 18 puno. Pinalat po natin dito sa ating area. So yun nga po, yun pong tingnan na pong sistema ng ating pagtatanim ng ating kalabasa. Kung makakita nyo po, yung kinukuha kong lupa ay yung pong tapsoy lang. Kasi babaw, yung pinakabalat ng lupa. Dahil yun pong tatandaan, ang sustansya po ng lupa o taba ng lupa ay nasa balat. Ika nga po yung nasa tapsoy. Kaya lalo't higit pa pagka gantong madamo tapos sa lilinisan ninyo, yan, napakataba po ng ibabaw niyan. Kaya ang taba po ng lupa ay nasa balat, nasa ibabaw. Topsoil, ika nga. Sana. Ito, last na po ito. Pa, 19 na puno. Buhay laki. Daming bunga. Ika nga po eh. Ang ating pagpa-farm ay ika nga po'y traditional lamang. Hindi po natin kaya pa yung mga malalaking farm na katulad nga po ng mga nagamit na sila ng mga bagong technology. So tayo po'y dito lang sa maliliit na area. Ika nga po'y small time pero posibleng maging big time. Ika nga po tayo masipag. Ito mong ube. Ala, sunis, may giti. Maray, gumiti din araw. Masa may giti yan? Ano? Maliliit lang, maikli. Maikli nga na. Paano nga gumiti? Pagaganda sa inyo. Nga?
ambon. Sipag talaga ulan. At yun po, itanim na po natin ang 19 na puno ng ating kalabasa. Supreme Epon po ang variety ng ating kalabasa na itinanim. Yun po yung nalaki ng misan, 6 na kilo, hanggang 7. Pero pangkaraniwan po, 3, 4, ganyan. So, madami yun, pag bumunga lahat. Apa, katulad yun, ilang puno din eh, yung tanim ko noon. Ilang puno lang yung 6, ang dami natin nakuha. Ay sana loobin ng Diyos na gumanda at makalago natin ng ayos, kasi yan ay nagdidepende sa kanyang klase ng kanyang bagin. Kapag malalaki ang kanyang ano bagin, siyempre malusog yun, ibig sabihin magbibigay ng maraming bunga. At saka yan ay may pamamaraan din, makikita nyo po ang isang pamamaraan ng kalabasa kung paano pabungahin. Mga darating po natin mga video. Wala pong tapos ang ating ginagawa dito sa gubat, sa ating arindo. Ay, pawis na pawis eh. Yan po ang ang benefits eh ng isang nagpa-farming. Una-una nga po ay enjoy. Yan, katulad yan, ay exercise pa tayo. Nalabas ang ating pawis. Yan, napakalaking bagay po natin sa ating kalusugan ito. At bukod nga po doon ay darating ang araw na tayo mag-harvest. Yung naman pong pagtatanim ay kahit kung kayo wala mang taniman, ay bakurang kayo po, pwede po yan. Kahit sa mga paso, o kung kayo ay may bakod ng bahay, pwede po yan, katulad ng mga ube, mga gulay-gulay, luya, lahat-lahat po ng ika nga po'y halaman pang madali ang pwede po yan sa mga bakurang. Yun po. Dito ko na po pinuputol ang ating video. At sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Marami po salamat. God bless. At ingat po kayo lalo. Marami po salamat. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger. Just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts. Now I know that I am getting better. We know that we can get crazy when something seems hazy. I know that I am getting better.